Nagsanig kami ng lakas kanina, pero biglang may kakaibang lalaking lumitaw. Kakaibang lalaki? Pilihin niyo siya! Tumigil ka! Ano kailangan niyo sa akin? Sino ba talaga kayo? Saan niyo ako dadali? Sagot! Ha! Pilihin siya! Siya lang si Unokwe mula sa Banday. Ba't hindi ka nagbibigay galang sa aking harapan? Kamahalan, patawarin niyo po ako! Mukhang galing siya sa ibang panahon. Kuya Kun, hindi ba natalo ko ng Saint of Gamblers dun sa Hong Kong? Yun ang dahilan kung bakit ako nagbalik. Malakas mo ba ang tawag yun? Kung lima tayo magsasama-sama at magtutulungan, maaari natin siya matalo. Paano kung tulungan siya ng mga tao ng God of Gamblers? Huwag kayong mag-alala. Nakahanap na ako ng isang malupit na gang na magbubura sa mga taong tutulong sa kanya. Tayong lima ang tututo sa pagwasa kay Saint of Gamblers! Tara yun! Tutulungan ka namin! Buwasa sa Saint of Gamblers! Sa mga kamag-anak ko, gusto ko ipakilala sa inyo lahat ang isang taong hindi matatawaran ng lakas. Isang taong bata pa lang nakitaan ng pambihira, talento at kapangyarihan. Ang pamamingkong ipinagmamalaki ko ng gusto at ngayon pinasunod ni God of Gamblers, si Saint of Gamblers! Sabi sa akin ng teacher ko, kapag mahusay ka raw, dapat low profile ka lang. Walang yabang, ako ang Saint of sa Amerika. Natutunan ko sa kanya isang sining na wala talagang kapantay. Isang sining na kapag ipakinabang. Isang sining na kapag ginamit ko, sigurado mo walang nakakaligtas. Nagagawa akong talo din ng ayos. Sige, ipakita ko naman sa amin yung sinasabi mong sining. Oo, pero kailangan ko na sasama ko lang. Sige, muna yan. Okay, malasahin mo muna. Panawarin nyo, ha? Pabo! Tisi mo! Ano sa inyo? Ito, chat ko. Tisi mo! Ano problema? Lalamunan nyo, namamaga. Ay, akala ko ba naman wala? Sakit kayo sa bato. Ano sa bato? Batuga na sakit nyo. Ang korde mo. Teka, ano ba naman sining yan? Hindi ka ba tinuruan sa sining na paglusugan, ha? Kaugel talaga, oh. Mausay ang God of Gamblers sa sining na paglamasahe sa talampakan. Itong patunay, sinakripisyo ng teacher ko ang oras niya para sa sarili, para turuan ako makapagmasahe ng talampakan at makatulong sa iba. Alam nyo, napakadakila niya. Itong picture namin, pang photo-op nyo. Pwede nyo kunin kung gusto nyo. Ano ba naman yan? Ano ba naman kalukuhan yan? Ano ba nga pinagkakaabala mo habang magkasama kayo nun ni God of Gamblers, ha? Marami kong gano'n. Ayan, tingnan na natin siya, mami. Magkasama kami ng teacher ko. Abala akong gabi-gabi sa pamumulot ng basura niya. Teka, pwede ba maghanda ka ng shark spin? Gusto mo na shark spin? Yung pagmamasahe ng talampakan, ang natapad na magkain, instant noodles lang! Sama mo naman ang lahat yun, mate! Uncle John, birthday ko ba? Hindi. Ang laking tipang lang karang binigay mo sa akin eh. Gusto ko kasi ipagdiwang ang pagiging tauli natin magtiyo at pagbabalik mo rito. Para kasi hindi ko maubos yung ganito karami. Bawasan ko, gusto mo? Kaya ko pala. Magandang araw sa inyo lahat. Huwagin mo mabuti. Ako si D-Link. Maligayang pagdating dito sa Shanghai Beach.
Makikita nyo ngayon ang koleksyon ng mga... Yeah, may yung TV show ng Shanghai? Meron bang beach doon sa Shanghai? May ari ng pinang... Malama! Sino sa buong Shanghai? Ah! Okay sa akin yung pangalan ng Bridong Dinglik, ah. Sino pinaka-isbalang? Anong araw? May totoong tao talaga na ang pangalan ay Dinglik. Alam mo ba kaibigan siyang matalik ng lolo mo? Magkasosyo sila sa isang negosyo! Talaga magkasosyo sila? Oo naman! Sino pangalan ni lolo? Hindi mo alam? Chow Tai Fu! Si Chow Tai Fu? Oo! Totoo ba yun? Maging masayang... Hindi yung Chow Tai Fu, jewelries ako magmamana! Hindi! Yung lolo mo, iba doon sa Chow Tai Fu na mayaman! Ang negosyo ng lolo mo at ni Dinglik, pagbebenta ng bans doon sa Shanghai! Totoo? Laman! Eh, bakit naman bansa binibenta nila at hindi alahas? Mamali mo! Nakakainis naman si Lolo. Ang pangit niya siguro. Mali-mali ka ron. Saksakan ng gandang lalaki ang kinasi ang Lolo mo. Hindi na. Ayaw mo maniwala. Tingnan mo itong larawan niya. Sa kanan itong Lolo mo, ito naman ang Lolo mo. Okay siya, di ba? Kamukha ko yan. Uncle, magkamukha nga kayo. Ano pa? Nakakakilabot. Ito ang itsura mo pag tumanda ka. Huwag nga kayo magmura. Eh, yun din ang sinabi ko nun. May hubarang ba dyan? Tsaka yung magaling. Siya yung gamblers ng Pransya. Sabi ng teacher ko, kilalang tao raw siya rin sa Shanghai. At walang nakakatalo sa kanya. Mahusay siya? Mahusay talaga siyang magsugal. At meron doon siyang kapangyarihan. Wala sa kanya nakatalo? Sabi meron eh. Nakasulat din nakatalo sa kanya. Bago raw siya bawian ng buhay, natalo siya ng isang taong nangangalang Comment Alibu. Nakakatawang pangalan para. Meron lang. Ito si Sing. Kuya Nang, nasa hong kong ka na? Si teacher, may pinibibigay. Sige, hintayin kita. Itong ancestral house natin, ipinamana sa akin ng lolo mo. Pag nawala na ako, ipapamana ko naman sa'yo. Isa siglo na ang tanda nitong bahay. Mahaba na kasaysayan ito, pero nakatayo pa rin, ha? Katulad ko, matatag, ha? Hindi matatag, matanda na. Na may asim pa. Ibang mangyayari ngayon. Ha? Isang pambirang pangyayaring mahirap kalimutan. Ano naman? Ewan ko nga eh. Gusto niyo sumali? Maligas ka! Wala si Sian, ha? Ikaw na lang! Nakakatawa. Tama, no? Balita ko, si Lola daw mahiyari. Totoo! Eh, bakit kayo makapal ang mukha? Bakit ba? Meron ako talaga. Ano reklamo mo? Wala akong reklamo, sinasabi ko lang. Sabi niyo, di ba? May pagkabinabay si Lolo, pero napakasawa pa rin niya si Lola. Naging sila dahil sa isang anak na tungaw. Anak ng tungaw? Papagi, may nakikita ka. Ano ba nakikita mo? Meron ba? Hindi, wala akong nakikita. Mapahiyak mo lang ito sa lapangin. Sumasuka pa ako naman eh. Lima yung bebot. Matutuka mo lahat. Pati tayo, parang walang away. Sabi ko eh, may kakaibang mangyayari kay Dime. Come to me! Ray!
kanina magkasama kami pero may sumutok sa akin kaya hinimatay ako. May kailang ka? Pinagbibigay itong cell sa kanya. Tatawagan sa Legato Gamblers. Oo. Wala siya. Hanapin natin. Oo. Chow Zingcho! Sabi ko na ikaw yung pakanaan nito eh. Pinahiya mo ako nun sa harap ng maraming tao. Ipag-iiganti kong ginawa mo sa akin! Ay! Alam mo masama yung ganti-ganti eh. Isipin mo, matatalo ka at mapapahiya ulit. Dahil kahit kailan, hindi ako magpapatalo sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nadadala. Tanggapin mo na lang na mas malakas talaga ako sa'yo. Sira nung gumamit kayo. Problema ba yun? Tumawag ka sa kumpanya ng telepono, doon mo yung sabihin. Alis na! Ay!
sinabi mo? Bakit mo binigilan na papapatiwalag ko? Bakit mo nga gusto magpakatay na? Dahil bigo ako sa pag-ibig. Lagi ka naman bigo, di ba? Tsaka lahat ng tao nabibigo sa pag-ibig. Ha? Lahat ba nabibigo sa pag-ibig? Nasatlong ulit kada buwan? Halika na, magpamatay ka na. Ayoko na mamatay ngayon. Sira, huwag mo talaga. Puhon na lang kayo karukuhan eh. Ano ba itong lugar na napuntahan na? Kaya ano ba kasi nangyari ha, Uncle? Ba't mo tinatawag na, Uncle? Yung bata ko pa, ako si Chow Tai Fook. Ano? Nagbibenta ka ng... ng Shanghai Buns? Huh? Dudura ko saan-saan. Ba't meron dito nakalagay ng pamahalaan ng Shanghai? Dahil nasa Shanghai ka, no? Ito ang Shanghai? Ano pa eh? Ah, yung Shanghai kung saan sina Huiman Kong at Diling ang bida? Pero si Huiman Kong na baril at napatay ang gabi. Ibig sabihin, binigay siya sa palabas? Ay, hindi. Nakalagay dito na totoong patay na siya. Antay ko na si Huiman Kong ay nabaril ng 40 ulit at napatay. July 1937. July 1937 ngayon? Tama. Taon na ba? Agal! Tawag ka? Dapat maminig ka! Bakit kailangan ba? Ibig sabihin, lolo na kita. Ano talaga? Gusto mo mag-iapo kita? Teka lang, sino ka ba? Ano pangalan mo? Anak ng tungaw naman! Ha? Ginoong tungaw? Hindi maaari. Totoo pa rin narinig ko dati. Oo, bakit? Kapag mataas na uri ng kapangyarihan ang ginamit, nababago ang panahon na tinatayo ang lugar. Ang taong gagamit ng kapangyarihan yun, makapaglakbay sa iba't ibang panahon. Pakiulit mo nga. Yung cellphone. Anong cellphone? Baka, ang ganda dyan ha. Kakaiba. Makagising. Patigil nga. Ako naman. Pasubok lang ha. Hindi po ito. Kailangan ko makapagin sa amin. Ay, teka! Naniniwala ako na ikaw ang aking apo. Yeah.
tayo. Umilaw ka lang. Kaya mo yun? Marahal lang ang lakad para hindi nila tayo mapansin. Hindi mapapansin ang suot natin. Hindi mo sinabi. Hindi mapapansin. Sigurado ka. Tatalino mo kaya! Sabi mo nagmula ka sa Hong Kong sa taong 1991. Pero parang imposible yun. May ganito kayo rin sa panahon nyo. Pero men, may isa pa. Telepono to, nalalabas lang noong 1991. Maniniwala ang telepono yan. Kung may makakausap ka. Tatawagan mo yung mga tao sa panahon ko ha. Ipapakausap ko pa sa'yo. Ako rin pakausap ate ha. Busy pa rin. Yan, pakinggan mo to ha. May nagsasalita. English nga lang. Tunog lang ang naririnig ko. Wala nagsasalita. Kaya hindi mo napatunayan. Kanina lang, may nakausap ako sa kanila eh. Malamang may gumagamit ng linya. Hindi ako makalusot eh. Mamaya, ipapakita ko. Hindi
hindi na mahalaga kung saan ang panahon ka nanggaling. Kahit nagmula ka pa sa Hong Kong, nandito ka na sa Shanghai. At ang taong 1937, malayo ka na sa inyo ngayon. Tulungan mo na lang ako. Ay, oo nga. Maganda yun, tama. Ako maganda yun, hindi ba? Magpasalamat ka kay boss din sa inaalok niya. Magiging trial member ako? Ikaw naman. Lahat ng tao dito sa Shanghai, member na trial. Pati nga ako kasali rin eh. Hindi kayo kasali. Uy, kasali ko. Bakla kayo eh. Walang baklang trial member. Bumalik ka nga! Alam mo, nakakainis. Kapag tinatawag mo ng mga tao na isa akong bakla. Bakla ka nga kasi. Trial member nga ako eh. Hindi baklang trial member kayo? Hindi nga, isa akong batikakilan sa trial. Binabay talaga oh. Hindi nga ako bakla no. Isa akong batikang killer. Batikang killer ka na. Batikang killer na bakla. Kasi naman eh, hindi nga ako bakla. Hindi ako bakla. Trial ka ako eh. Ako rin naman ito. Ano ba? Iyan na tuloy ako. Dito na ako. Ayaw ko rin mas ka. Sa t-shirt ko, mahinga nga muna sa akin pa eh, diba? Tanggapin mo ng nukno ko ng pagka binabay ang puso mo. Isa kang puso mo. Parang kumahimik ka na. Isa nga ako trial member. O sige naman, nawala ka na. Parang kiyosan ka din talaga. Sige. Ihagis nyo siya. Masusunod ba si? Hindi talaga ako bakla. Wait, teka. Saan niyo ako nadalhin? Ako! Hindi yung biro para sa akin. Dahil seryoso ako. Yun ang una mong kailingan. Ang gusto ko mangyari ka. Mabukas siya ako. Good. Ibaba nyo siya. Yun ang pangalawang kailingan mo. Kalokohan mo talaga. Dalawang wish na mo. Ano naman yung ikatlo mong kailingan? Sabihin mo na kagad sa akin. Gusto namin ng maraming alas, maraming pera, maraming magaganda babae, at apat na lalaki magbabantay sa kanila. Anong kailingan yan? Hindi maganda yung masyado kayong galing sa kayamanan. Boss Ding, ang gusto ko lang, mabigyan niyo ako ng tatlong kailingan ba po? Yeah. Good. Ganid na nagtutulak sa atin para umunlad. Gusto ko mga tulad mong ganid. Mas mabuti yan kumpara sa mga ipokrita. Ikaw muna matago niyan. Pag kailangan mo ng tulong ko, ibalik mo sa akin yan. Hindi kita bibigawin. Nga pala, anong pangalan mo? Ano ko lang tunaw? Sabi mo, diba? Kumakapay na pa? Chow Sing Cho! Chow Sing, pag dumito ka, sisigat ka. Huh? Igagala ka sa buong Shanghai. Sisigat ako talaga? Nalumot ka ng ganit. Thank you ah, pero Bossing Ding, ayoko maging sikat dito sa Shanghai. Maniwala kayo sinabi ko. Ang gusto ko lang makabalik sa panong namin, dun sa Hong Kong. Kailangan ko ngayong humarap ng paraan para makabalik. Chow Sing, sa ibang araw na lang yan. Ihatid muna natin si Brother Man sa libingan. Masumagat na. Dalawang araw na busy palagi. Ano ba yung mga kaibigan mo? Ba't hirap tumawa? Ano ba yan? Busy pa rin eh. Naiihi ako. Ayan. Bata talaga ako. Gamit ko na yun. Boss Ding. Si Miss Yusan dumating. Kasama si Mayor. Nakita ko na dati yung babae na kasombrerong itin. Kailan pa? Wala, baka matay ka noon. Medyo iba ang tsura niya ngayon, pero sigurado kung siya na yan. Kaya naman? Wala lang. Ganoon, Ging. Ano ba nakakalungkot na ganitong pangyayari? Malaking kawalan si Ginoong Wiss sa atin. Tama kayo, Mayor. Tawagin mo na akong Papa. Tutal dun din naman mauuwi ang lahat. Yusan. Dingdik. May nais ako ipakilala sa inyo. Isang bagong kaibigan. Sige, nasa na siya. Chow Sing, hali ka. Bakit? Tiganti niya pagkamatay ni Brother Man. Siya ang bayaning pumatay kay Tiger Lu. Si Chow Sing Chow. Hi. Kumusta Ginoong Chow? Ang totoo niyan, magkakilala na kaming dalawa. Magkakilala kayo? Ginoong Chow, ngayon lang kita nakilala. Di ba't na sa may ilog? Nakalimutan ko na yung... Chow Sing. Si Yusan ang anak ng ating mayor. Hello po. Matali ko siyang kaibigan. Talaga? Bakit parang hindi ka na namumukaan? Ano? Boss Ding, si Wong Kab Koy po.
Boss Ding. Sino siya? Isang makamandag na nila lang. Okay, apo. Ilang bagong dating kapanalig ang sanggang dikit ni Tiger Lou at mortal na kaaway ni Boss Ding ang nagplanong pumatay kay Brother Man, yan si Wong Kamkwai. Nahuli ako ng dating. Pumanin. Ayos lang. Sanay kami sa mga taong walang hiya. Ayos. Diretso ka talagang magsalita. Mag-usap tayo tungkol sa negosyo. Katulad ng pag-uusap niyo ni Brother Man? Alam mo, Ginoong Ding, ala sa'yo ang kaibigan namin hapon. Kung si Brother Man hangal, ikaw matalino at praktikal. Kung may pagkakataon, sigurado kung hindi mo yung pinalalampas. Ba, mukhang politiko magsalita. Minakakalma mo na bago ka patayin. Sabihin mo sa mga kaibigan mo saka, ako si Ginoong Ding Ding, mananatiling tapat sa bayan. Tara, huwag mo kong piliting gumamit ng daas. Huwag mo kong piliting gumamit ng daas. Huwag mo kong pagsasalita ng ganyan. Bahala ka, aalis ka kami. Bahala ka, aalis na kami. Aba, ang bagis mo. Naulaan mo mga sasabihin niya? Hindi, ganun kasi lagi ang linya ng mga kontrabidang napapanood ko sa TV namin. Sinabi ko may powers ako, maniniwala ka? Oo naman, no? Hindi nga. Totoo! Yung galing ako sa ibang panahon, naniniwala ka rin. Oo, no? Na ako nga pumunta sa inaaral. Oo naman! Ay, hindi ba parang kalokohan yung sinasabi ko sa inyo? Malaking kalokohan nga. Pero tanggap nyo. Aba, siyempre naman. Bakit? Ewan ko ba? Noong unang pala kita nakita, paliwanag ko sa iyo eh. Maglang na, na hindi mo ako sasaktan. Talaga? Talaga! Hindi ko kayo sasaktan. Oh. Dahil lolo ko kayo talaga. Ang abo ko. Lolo. Ang mabait ko ang abo mo. Teka, nasa si Miss Susan? Umuwi na. Itinatagin niya talaga na hindi ko na niya kilala noon. Imposible. Malamang nahihiya lang siya. Halata ka. Umiibig ka kay Miss Susan, no? Yan mo naman kayo, Lolo. Kung ano na sinasabi niyong kalabuhan. Aminin mo na! Basang-basa ko mukha mo na yung love ka, no? Halata? Oo! Halata ka rin? Walang magkakaiba. Eh, kung ganito? Mas lalo! Malamang ganito, hindi na! Hala? Ang halay nun, no? Ibig sabihin, kahit anong gawin ko, mahalata ni Miss Susan? Malamang kasi hindi siya bulan. Kung ganun, alisin ko ang balakid sa aking pag-iibigan. Ipulit ko ang lahat ng kalaban. Makapag-date lang kami at ang kamay niya. Mahawakan ko. Ayos ah. May problema. Ano problema? Dapat
mag-isip na ako ng paraan para makauwi na ako. Hindi ko ano na pang mga bagay. Mag-isip ka na ba? Wala pa. Eh, mag-date muna kayo. Ay, hindi ba nga pwede? Bakit naman hindi? Kasi nga tutulungan pa tayo ni Boss Din sa pagtatayo ng negosyo natin. At saka isa pa, kung may gusto si Bossing Din kay Miss Yusan, ayoko mo manulog. Huwag ka magalangan. Kahit ligawan mo si Miss Yusan, hindi magagalit si Boss Din. Alam mo ba kung bakit? Bakit? O bakit ba para patulan ni Miss Yusan, no? Makasalanan ako. Lahat tayo makasalanan sa harap ng Diyos. Kaya lang, gusto kong gumawa ng kasalanan niya. Hindi ko na po mapigilan ang aking sarili. Humingi ka ng lakas sa Diyos. Napalampasan mo ang pagsubok niya at mapigilan ang iyong sarili. Pag nagkasala po ako, mapapatawad ba ako ng Diyos? Hindi niya ako panurusahan. Kahit gano'ng kalaking kasalanan mo, anak, kung tapat sa puso mo ang pagsisisi, mapapatawad ka ng ating Ama. Marami po salamat. Teka, hindi ka pwede dito! Sorry po, tulog mo kayo. Ayos na. Maayos na nga. Sigurado kung mga araw-araw pumukong sa lukas ng si Miss Yusan. Kaya na siya. Pakasok na ako. Oo, sige. Salamat po. Mag-uumpisan ka rin ba, Miss Yusan? Ay, mabuti ang pang-uumpisan sa kaluluwa natin. Lalo tayo mga palapit sa Diyos. Ikaw na, oh. Oh, sige, iwan ko na kayo, ha? Spring, sige na. Hintayin mo ako sa labas. Oh, sige. Padre Cho, ako'y nagkasala. Makasalanan ng lahat ng tao sa harap ng Diyos. Padre Cho, ibang boses nyo. Ano? Nanaginip akong kausap sa langit ang mga santo. Marami kaming pinag-usapan tungkol sa buhay-buhay. Kaya yung boses ko medyo namamalat ng kaunti. Napag-usapan ka. Talaga? Naliligaw ka ng landas. Kaya kailangan nyo mapipili mong mapapangasawa. Magagabayan ka ng tama sa buhay. Swerte ka dahil nasa paligid mo lang siya ngayon. Nasa paligid lang siya? Nakita ko na ba siya? Oo. Oh. Niligtas ka niya. May isang makisip na lalaki na minsan nagligtas sa buhay mo nung nanganib ka sa mga taong bumabaril sa paligid. Makisip na lalaki? Pero yung nagligtas sa akin, mukhang puro kalokohan lang po alam ng isip niya. Ganun talaga. Nagpapanggap lang siya puro kalokohan ng alam para hindi pagkaguluhan ng mga babae. Pero siya ang lalaki na katakda para sa'yo, kaya hindi mo siya dapat biguin. Ano meron dyan? Ay, naku, bibilit ka. Ang husay mga bola ng babae ni Chow Sin. Napaniwala niya si Miss Yu na gusto. Kini si Faro ang nasa confessional? Ang galing, di ba? Pitong anak na lalaki at walang babae magiging anak ninyo. Titira naman kayo sa Hong Kong dun sa Hardin Hill, yung overlooking at view sa labas. Bibiligay na limang kotse. Father, sandali. Ang dami naman yata nadali na panaginip nyo kagabi. Mahaba talaga, kasi isang buong oras ako natutulog sa gabi. Please, hindi si Father Sean nasa loob ng confessional. At saka meron pa pala. Nasa na siya? Sino yan? Pwede pumasok? O na, masigit na. Yusan? Manyaka, manyakis ka. Ang katanaw ka, mga tanggap na pare. Sino? Asan yung manyakis? Ikaw ba, Father? Umamin ka na! Binugod na. Spring, umalis na tayo. Miss Yusan, sandali lang. Pasensya na, hindi ko sinasadya yung nangyari. Ang totoo kasi nga na... Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Mr. Ding. Salamat. Maraming salamat. Pero sana naman, hindi na daw mauulit pa. Mahal ko nga po. Napasobra yata yung ginawa natin. Dahil dito nagulpi ako ng isang babae. Pero tinamaan naman niya ako sa puso. Nino, yung gumulpi sa akin. Parang yan. Taglid na lagay ko. Thank you.
sinong binuksan namin dito sa Shanghai. Kung papay ka, tulungan mo kami. Ah, walang problema. Alam sa large, pero sa small ka tumaya. Alam ko, boss, hindi. Yung nandiyan sa loob ng dice, nakikita ko ang kartada. Ang lumabas dyan, 5, 5, 4, bali 14 large. Kaso lang, gusto ko matalo. Ayos lang naman, di ba? Labas na! Chausing! Chausing! Gumising ka, Chausing! Hoy! Ba't siya nagmakalasing? Bubuga ko pag hindi ko sinabi? Hindi. Ayaw sabihin, Chausing! Chausing, gising! Ito na, sige naman, sige na! 14 points large. Totoo kaya nakikita niyo yung desk? Pinongging! Binabati kita. Salamat sa pagdating niyo. Karangalan ko to. Ching! Hi! Yes. Kaya na naman yung dalawang balo. Sila. Si Wong Kapkoy na kausap ko. Tinanggi niyang may kinalaman siya sa mga nangyari sa Huron. Hindi naman nabibigla. Boss Ding, si Wong Kapkoy po. Binabati kita, Ginoong Din. Hinihiling ko na sana'y maging matagumpay itong kabubukas mo palang na kasino. Hindi kita inibita. Ah, ganun? Siguro nga, pwede mong tanggihan ang katulad ko. Pero hindi mo pwedeng tanggihan ang panauwi natin na isang hapon na may mataas na katungkulan sa pamahalaan. Kumusta, Ginoong Ding? Pinahangaan niyo ako, madam. Ang talento at husay na pinamalas niyo, kakaiba. Pakaraniwan na sa akin yun. Pasensya na, hindi ko na kayanan, kaya ako nalaglag. Diretsyohin na kita. Gusto mo kumita ng malaking pera, di ba? Ganun din naman ako. Gusto ko rin namang manalo ng malaking pera. Sa anong laro? Large, small. Ilan chips ang kapalit ng dalawang baksang ginto? Palitan mo ng 10 million francs na chips ang ginto niya. Opo, boss Ding. Chausing, gumising ka. Nasa pokura na natin ang kalaban. Simulan na natin, madam. Tycoon. Small. Good. Taya sa small lahat. Paano nangyari yan? Posible sa iyo. Oo, nanalo siya. Kung palugin mo ulit. One, two, three, 6 points small. Bukas. Galing mo, sakong to. Panalo siya. Hindi kayo nakikita niya. Basting, gumawa tayo ng paraan. Mukhang nakikita niya kung anong nasa loob. Yung ba pala niya mo? Oo. Gisingin niya si Chausing. Opo. Sim, gising na! Pinakamabis ang gamot na pampagising. Kahit sirong tulog, magigising agad pag ininom niya. Ganun? Ay, isa lang sa buwagan. Ay, bilis ako. Ako sa'yo. Basta, gumising ka na. Uy! Gising! Ay, may taong nananalo doon. Saan ba pasasya pera? Si Tycoon yun na! Uy, Shane! Uy! Basta nakatulog ulit. Ano bang kapilain naman sa kanya? Hindi ko alam. Patay, buhay. Bahala na. Mag-break muna tayo ng 5 minuto. Susan, tulungan mo naman kami ron. Para si Boss Ben hindi na mabankrap. Ano po lang gawin? Sumama kayo sa akin. Dali! Tara! Gising na! Miss Susan, dali ka. Tulungan mo kami gisingin siya. Anong dapat kong gawin? Lumapit ka sa kanya. Chausing, ako si Yusan. Kumusta ka? Miss Yusan, hinaligan mo ako. Next time, pwede ba mag-toothbrush ka muna? Ginoong Ding, wala pa akong talo sa laro doon ni Minsan. Kapag natuloy-tuloy ito, baka kailangan mo na magsara ka agad. Opening and closing ng business sa parehong araw? Ang swerte mo naman pala. Hindi mo takot na manalo ka. Takot akong hindi mo ito itaya lahat. Ganon? Itataya ko na ito lahat sa round na ito. Sige na. Sabali! Tycoon! Mabuti na buhay ka! Ay, salamat! Mabuti naman! Di ba tumabi ka? Paano ako nakita sa? Sabi na tumabi ka eh!
Huwag mo kong pakialaman. Mabuti ka, tatuwa ko tayo, lumay ka. Sorry. Pista tayo. Hindi ko kasi inaasahan makita ka. Pareho ang kalagayan natin. Sikapin natin makabalik doon sa Hong Kong. Mag-isa ka na lang, hindi ako sasama sa'yo. Sa panahon ito, importante akong tao. Marami akong pera dito sa Shanghai. Pag bumalik ako sa Hong Kong sa 1991, babalik lang ako sa pagtuturo at wala pang pera. Sige, ayaw mong bumalik pero gusto ko. Tulungan mo na ako, sige na. Kapag binigsama natin ang... Hindi! Nandito ko para mapanalunan ang lahat ng pera ni Ding Lik at hindi mo ako mabibigilan. Teka! Ganon? Hindi mo makukuha lahat ng pera ni Boss Ding! Chelsea, sigurado ka? Sa baba. 1 kaya o 6? Nako, pag 1 small. Pag 6 large na. Small o large? Tumaya ka na. Sinasabi ko sa'yo, small yan. Kaya huwag mo nang hulaan. Large o small? Sabihin mo na. Huwag ka nang tumaya. Anong huwag? Gusto niyo mapaya? San tayo? Large o small? Hindi ko makita yung isang dice sa loob. Sabihin mo na kung ano. Ayoko natatalot na papahiya. Sige. Malamang large yan. Good. Taya ako sa large. 4318, small! Sabi ko sa'yo, small, diba? Bakit hindi mo sinunod yung payo ko? Magaling ka kasi. May espesyal na kapangyarihan pala ang tao mo. Pero dapat bigyan mo ako ng pagkakataon makabawi sa'yo. Pagkalipas ng 10 araw, babalik ako ulit sa kasino at maglalaro naman tayo ng cards. Huwag ka magdala. Susuportahan pa rin kita, Boss Ding. Oh, sige. Pahig ako sa sinabi mo. Itong usapan. Pag natalo ako sa laro, alis kami dalawa ni Wong Kang-Kwai dito sa Shanghai. At ganun kalaga pag natalo ginawang Ding. Ayan, si Mayor Saksi. Boss Ding, huwag kang pumayag. Pag siyang nanalo, hindi ko na makakayag tumira dito sa Shanghai. Pahig ako. Yun ang usapan. Tayo na. Sandali lang! Ang uncle ko, nasan? Malalaman mo rin. Hoy, tayo na! Tycoon! Yan, mga kasama, palagpagan natin si Sing. Ah, talaga! Sprig! Sa dali lang! Ay, naku! Bale,
Mas mahalaga magpayaman muna kayo. Oo. Bibigyan kita ng puhunan. Ano gusto mo business? Magtayo tayo ng Chow Tai Fook Jewelry Company. Pero ang alam ko lang, magbenta ng bonds. Doon ako magaling. Anak nang, wala namang umaman doon kahit ang kailan. Ay, meron pala. Meron lang naging bilyonaryo sa pagbebenta ng bonds. Talaga? McDonald's. Aba, kapareng ka pa nga na? Ano ka? Sikat na sikat kaya yun. May director na si McDo. May singer na si McDonald. Kaya basta may mga kampana, sigurado sumisika. Magbukas tayo ng McDo. Sigurado na talaga ang pagyaman natin. Magtayo ka ng McDo. Ay, agad-agad. Galingan mo, ha? Pasalamat. Napakasaya ko. Tinulungan ako ni Sing na talunin yung mga hapon. Nasa tabi ko ang kasintahan ko si Yusan at mga mabubuting kaibigan. May papayag ako sa inyong lahat. Sige na! Sa susunod na buwan, kami ni Yusan, ikakasal na. Okay! Masaya kami pa sa inyo! Ay kayo! Sing! Ang dami nang tumingin sa kanya. Wala pa rin pagbabago. Natatakot ako sa kalagayan niya. May kilala akong doktor na taga-Aleman. Patitignan ko si Sing. Walang doktor na nakakalunas ng sakit sa pag-ibig. Ano ba mo? Ibig ni Sing na may ginseng ang tubig. Baka makatulong yun. Marami ako nakaimbak na ginseng. Inumin niya araw-araw. Ipahanda mo. Gagawin kong lahat. Mapagaling ko lamang siya. Nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng Shanghai. Aragaan mo siya. Spring, sadali. Sadali lang. Okay, ano yun? Paano? Yan si Sing. Bigo sa pag-ibig. Sino mahal niya? Pag sinabi ko sa'yo, huwag mo sasabihin sa iba. Mangako ka. Ay, hindi naman ako chismosa. Oo, alam ko. Ang mahal niya, si Miss Yusan. Ha? Pero si Mr. Lee, yung boyfriend niya. Sa may tabing ilog sila una nagkita, nakabuti siya, may dalang kabayo, hinantian niya si Sing. Pero nung nagkita na sila nung ikalawang beses, ayaw naman siya kausapin ni Miss Yusan noon. Kaya ayaw na, nalulukot siya. Kung ganun, ano? Wala, kalimutan mo na. Naisip ko lang. Eh kung pasamahin ko si Yusan sa kanya sa loob ng isang araw, sa tingin mo ba gagaling siya? Tiyak na gagaling siya, no? Babalik kaya yung kapangyarihan niya? Ay, babalik talaga. Tatanungin ko siya. Bukas na lang. Oh. Ay, hindi. Ngayon ko natatanungin. Mamay? Wala sa Miss Yusan dito. Nandito ako para kay Yumong, Mamay. Nandun siya ngayon sa silid niya. Ay, Mamay, nung sinuri ng mga doktor si Yumong, anong sinabi nila? Sabi nila dahil sa pagkakaroon niya ng meningitis ng bata pa siya, hindi na tuluyang umunlad ang isip niya. Sa ngayon, pag-iisip na isang limang taong gulang na bata pinapakita niya. At hindi na siya gagaling, pupuntahan ko siya. Oh, sige. Yumong? Huh? Kumusta, Spring? Kilala mo ba siya? Huh? Gusto mo ba? Samahan kita sa kanya? Oh, sige! Masyali kami sa labas. Napakasaya ko po talaga ngayon, Boss Ding. Mag-ingat tayo. Kapunesa at si Wong Kang Kwai, mga tuso at lubang malulupit ng mga tao. Inaasahan kita para talunin sila. Ako po kayo magandala, Boss Ding. Yusan, galing yan sa Pransya. Pasalubong ko sa'yo. Plaster. Ayaw nga, no. Huwag muna ako, Bossing. Mahusay si Sing. Ang kakayaan niya ang hinahangaan ko.
pero para siyang si Raul minsan. Kailangan ko na siyang iatak ng kasintahan. Ano kaya yung tipo ng babaeng gusto niya? Hindi ako manghuhula. Ayan, sinasabi ko na sa'yo, huwag mo na salapita kanina eh. Parang dalawang tao si Yusan. Ay, talaga naman, sinabi mo pa. Ang opinion ko lang naman. Kasalanan niyo to eh. Nung dumating si Spring, hindi niyo na ako nababantayan. Ako sa kanya, hindi ko naman alam kung may pag-asa akong sagutin niya. Gusto niyo malaman? Si Spring ang lola ko, kaya siya ang inyong... Nanay! Asawa niyo siya! Ha? Yung wedding picture niyo nakasabit sa kwarto ko sa Hong Kong sa taong 1991. Talaga? Hindi ka panipaniwala, pero yun ang nangyari. O bakit? Nakakasukaan, no? Tama yun. Ano yun? Mapahingay? Ay! Nagliring! Masting! Masting! Nagliring! Masting! Masting! Nagliring! Masting! Masting! Sasang tingko! Hello! Chowsing, ito si brother na. Sa wakas, natawagan mo rin ako. Dalawang araw na ako hindi makatawag. Ako rin, hindi rin ako makatawag sa'yo. Makinig sa sasabihin ko, ha? Nasa 1937 Shanghai ako. Talaga? Alam ko hindi ka panipaliwala ang sinasabi ko, pero nasa Shanghai ako, 1937 ngayon! Paano yun nangyari? Dahil naglaban kami ni Taiko ng lakas! Ang alam ko lang, nung tumodo yung napangyarihan namin dalawa, nabago na ang panahon at bumalik kami dito sa nakaraan. Ano pwede mong gawin? Humanap ka ng mga tao may espesyal na kapangyarihan. Ulitin niyo yung ginawa namin para makabalik ako dyan! Oh, sige, ako nang bahala. Eto na. Ang pinakabagong anti-terrorist equipment natin. 5.7 na katawan ng tao. Automatic pistol, granada, telescope at yung gas mask na yun. Eto, may isa pa. Teka lang ha. Baril na may infrared detector. Walang makakalusot na kalaban dito. Eto, kunin mo. Sandali. Chowsing, hayaan mo ililigtas kita dyan. Tawag mo naman yung kausap mo. Ako si Commissioner Wong. Sino ka ba? Ako naman ang Saint of Gamblers dito sa Shanghai sa taong 1937! Ako si Caesar Slade. At wala akong pakialam kahit anong taong ka pa nagmula. Pumunta ka dito para magkasubukan tayo. Balik mo kay brother nang yan. Kung ayaw mo, ihataw ko sa ulo mo yan. Atawin mo ko sa ulo? Balik naman ang leg mo sa akin. Huwag ka na makapagdala na babat. Umuwi mo na ibaba. Tsaka usapin ka pa siya. Hoy! Totoong bumalik siya sa nakaraang panahon. Pero natatawagan mo siya mula dito sa telepono ng opisina ko. Hindi ba ako nasisiraan ng bayad, brother Nang? Gawin mo mapapatay si Dingley. Maliwanag? Akong bahala. Huwag kang magkalala. Dahil pakakasalan niya ang anak ko, hindi siya magiging palaban. Bago maganap ang salo-salo ng kasalan, mamamatay na siya. Isa kang bayani sa aming mga hapon. Dahil ginawa ka naming mayor, tinulungan mo kami. Karangalan kong makatulong. Ipaniligpit ko na siya. Sandali, bago si Dingdik, punahin niyo muna yung Chowsing. Kung mapapagsabay niyo, mas mainam pa. Hello? Alam kong narinig mo lahat. Hindi ko kinakausap ang mga nagtataksil sa bayan. Ako, taksin? Ang papa mong nauna? Hindi traitor si papa. Tama. Hindi traitor ang papa mo. Aso
kakambal ni Yosan. Pwede pala yun siya kanyang isip. Ah, pero hindi na mahalaga yun. Dahil kamukha naman siya ni Yosan. Sige na, inawin na. Makinig ka. Hindi ka na si Yumo ngayon. Ikaw na si Yosan. Si Dingling ang kasintahan mo. Kapag hindi mo sinunod ang mga utos ko, papatayin kita. Inumin mo yan. Mayor. Huh? Kumusta si Miss Yosan? Mabuti na siya. May konti lang lagnat. Yosan, kamusta ka na? Yosan, ayos ka lang ba? Miss Yosan! Miss Yosan! Yosan! Yosan, kaibigan natin si Sam, pero hindi tama yan. Baka ganito lang siya dahil nagkasakit siya. Dali ka na. Basting! Tawad mo ako! Basting! Sandali na! Basting! Dingling! Alam kong pogi ako, pero huwag mo namang gawin niya sa harapan ng boss din ko. Punta ko mo. Masyado ka nagpapahala tayo, ha? Pasensya ka na sa akin. Ano ba siya doon hindi eh? Natataranda ako kapag ano na ginagawa mo eh, ha? Si Boss Ding, nakaalis na. Pinasasabi niya makita raw kayo sa nightclub. May mahalagang bagay kayong pag-uusapan. Oo. Sing, ba't ka pinabutan rito ni Boss Ding? Ba't hanggang ngayon wala pa siya? Oo nga eh. Bakit kaya? Hala, baka nagagalit si Boss Ding sa'yo. Mahal mo yung mahal niya. Sus, tumigil ka lang ha. Tumuwi na tayo. Halika na. Ate, hindi maganda na isip mo. Bakit? Kasi noong huling lumabas dito si brother mo noong isang linggo, pinababaril siya. Kaya pag lumabas tayo rito, ano malay mo? Maaga pa naman eh. Maghintay tayo. Baka dumating na siya. Oo. Paano kung hindi? May tao ba? Wala tao? Silip na wala talaga. Huwag ka mag-alala. Wala mangyayari. Oo ha? Kahit na mabuti pa rin na nag-iingat. Sa bagay. Teka, bata niya si Mayor? Naku, si Mayor, nagtraidor na rin? Ang nagpapunta sa'yo rito, Sing. Si Ginoong Wong, hindi si Ginoong Ding. Isa ka rin traidor. At dapat sa'yo binabahis sa kasa. Oo nga. Oo, tama. Yun nga ang dapat. Bakit mo ako pinatay? Wala ka ng pakita ba? Japan. Sig! Sig! Tulungan mo ako! Sagrario! Sagrario! Tulungan mo ako! Sige! Tulungan mo ako! Si Lolo ka ba? Si Uncle! Yung Uncle mo si Tycoon, pareho ko nang hawak sa leeg. Abo ko! Anong kailangan mo? Kailangan ko pa bang sabihin? Bakit? Hindi mo ba nahuhulaan kung ano? Lolo! Anggal! Para may ligtas ko kayo. Kailangan ko ibigay sa sarili ko dito sa babae. Ayoko sa laman! To! Teta ko! Magpakasama ka! Sumigil ka nga! Ang ulo! Bakit? Anong akala mo? Pinagnanasaan kita? Gusto kong patayin mo si Dinglik. Si Boss Ding? Hindi maaari! Napakamahit sabi ni Boss Ding, hindi ko magagawa yun! Ayaw mo? Wong, yung marusan natin, ngayon na! Kaya, para niyo nga wag! 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 Hindi ko nalang ang angal ko. Veterano niya ang kapigera. Kaya hindi siya kalad kumibigay. Sige, tuloy niyo lang! Papa, tingnan niyo! Hayaan lang ako na amon niyong mamatay! Tama! Tingnan natin ngayon kung hindi ka mabibigay. Ilipas niyo na sila!
dinglip yung ate. Ang sa'yo naman, yung abnormal na yun. Kaya pala. Si Yusan! Sing, palatay na nila si Yusan! Tama. Ako ang pumatay sa kanya. Bakit may reklamo ka? Umalis ka na. Gamitan mo na kaya ng kamay. Pal ka pa kasi. Bakit hindi nakalas? Tingin mo. Kawal! Kaigan mo! Aba! Ay, miss. Paro na, ano gusto mong gawin namin? Gusto kong patayin nyo kagad si Ding. Papatay namin si Boss? Huwag niyo na akong pilitin dahil hindi ko magagawa ang patayin si Boss Ding. Oo nga. I-hypnotize mo sarili mo. Isipin mo ka na mamuhuyan mo siya. Saka mo siya mapapatay. I-hypnotize? Teka, sundan mo ako ha. Kailangan ko mapatay si Dilling na pasaway! Patayin si Dilling na pasaway! Sa harap ko, yun ang sinisigaw niya. Baka siyang tigre na nagwawala. Boss Ding, dito ka na. Salamat. Abang hapon, may sineset up sila. Sigurado ako, hindi tayo pero magkamali. Masyado malakas ang patuntun mo. Ha? Baka yung ulit? Hindi kita marinig eh. Lakasan niyo yung pagsasalita. Ha? Baka yung ulit nga. Naku, sorry. Kaya mo, Boss Ling, pagkalipas ng walang taon, susuko ng mga hapon dahil sa matinding pambubomba ng mga Amerikano sa kanila. Sa una lang ang... Gusto niyo, Boss Ding? Chowsing, ano ba gusto mo sabihin? Boss Ding, yung gatas niyo nasa study room niyo na. Gusto niyo maglaro tayo ng chess? Chowsing, pwede bang sagutin mo ang tanong ko? Ano yun? Meron ka bang pagtingin kay Miss Yusan? Bakit yun na itanong? Pinapahalagaan ko ang kaibigan higit sa kasintahan. Sa panahon ito, kailangan ng bayan ang aking kaibigan. Handa akong isuko si Yusan sa'yo. Para matuon ang isip mo sa dapat mong gawin. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Chowsing, ayos ka lang? Ayos lang ako. Nahihiya ako dahil napakabayad niyo sa akin. Hindi ako rapag-dapat na... Boss Ding! Nakuha ko eh. Akin na lang ito, ha? Sorry ha, naubos ko. Inumin mo kahit ano dito sa bahay. Pero huwag pag nasa labas ka. Dahil itong mga hapon, may hawak na isang uri na matinding lason na pampatay sa VIP ng Chinese. Marami ang namatay na mauhusay na mandirigma. Ang lason na yun, may mga ilang sintomas. Una, makakaramdam ka na kakaibang kasiyahan. Ikalawa, may hamog na lalabas sa'yo.
Mawawala ka ng kontrol. Sa iyo yung kabuo ang katawan. Huh? Ang muli. Huh? Nalamigin ka at biglang mamamatay. Chowsing, ayos ka naman. Huwag niyo ako intindihin. Huwag na po. Ba't mo putla ka? Ayos na ako. Sigurado ka ba? Ba't di po dyan? Ayos ka na? Oo, ayos na. Maputla pa rin ang itsura mo. Tatawag ako ng doktor. Chowsing! Ay! Mangis itong leather kong tie, di ba? Gawa sa balatang ahas. Chow Typho, pumasok ka na rin dito. Ano ka ba naman? Ba't mo ilalong yung gatas? Chowsing, tumutulog ka ba sa mga hapon? Napipilitan lang po. Dahil nagbantayan pa pala sa papatayin ng uncle ko at si Yumong. Yumong? Opo. Siya yung kakambal ni Yusan. At napagkaman ako namang si Yusan. Tapos si Mayor, isa rin palang traidor. Tapos si Yusan pala, napatay ni Wong Kampuay. Yung taong binisita natin. Hindi pala si Yusan, kundi si Yumong. Kaya tinampahan yung patayin ako. Kaya lang, hindi ko po kaya. Boss Ding, naging napakabayin niyo sa amin. Kaya hindi ko magawa. Eto, Sing. Kunin mo. Matalino ka. Kung papatayin mo ako para maligtas sila, kunin mo na ito. Sana pag nailigtas mo na sila, patayin mo yung Japonesa at si Wong. Para sa akin at kay Yusan. Kunin mo. Ako? Ba't ganun kayong kilir eh? Pero si... Pinsan na! Pasensya na. Buhay na anak kong nakataya eh. May paparang pa siguro. Ano meron si boss na pwede nating madala para maniwala silang patay na nga si boss din? Kung malakas ang katibayan natin dadalhin, maniwala sila. Ano pwede niyo kunin sa akin? Ayun ang sinasabi ko niyo. Yan na lang ang natira sa kanya. Mga ipin na lang? Ay, oo. Dahil pinasamang damit siya. Nakalagay sa balita, ah. Kaya pwede ba? Pakulang mo sila. Ang anak ko, si Yomo at si Spring. Huwag mong gagawin! Buhay pa rin si Ding Ling! Nakita ko siya! Sing. Ulitin mo nga. Sing. Nasasabi mong pangalan niya. Paano ko siya kakausapin? Isip bata siya. Pang 5 taon lang nagulang. Hindi niya ako maiintindihan. Bakit ilayin mo sa akin? Huwag mo lang akong tingnan ng ganyan. Nakumusesya naman ako eh. Siguro ang tingin niya sa akin ngayon, ako ang kuya niya. O kaya ako ang tatay niya. Hindi tuloy mo na lang si Yung na anak mo. O kaya kapatid na babae. Huwag mo limitahan ang relasyon yung dalawa. Pwede ba yun? Pwede! Sing! Ay, teka! Huwag kang umiyak, Tana! Sing! Umiiyak siya! Patanay mo siya! So, sabi mo! Yumong! Yumong! Sing! Yumong! Dito na. Ako nagluto dito. Walang hiya ka? Wala ka pang kahihiyan? Papa, huwag ka na magaling. Tama na! Isa ka sa mga taksil sa ating bayan. Makalinga.
Patakasin mo ganito para ituring pa rin kita ang angle ko. Paano kung gagawin yun eh? Ang daming hapon sa labas. Pauhuli lang nila ako agad. Bakit ba kasi nagpunta ka rin dito sa Shanghai, ha? Noong gabing yun, hinaharap talaga kita. Tapos, bigla na lang, hindi ko alam, nandito na agad ako. Kinuli na kami ni Tycoon nung Haponesa. Di ba nakuha nila yung cellphone mo? Ano na naman? Nakita ko at gamit ko pa. Nakakatawag pa ako sa home. Hindi nga! Oo nga! Saan dinawakan mo? Yung nag-weather report. May sign ka talaga, Uncle. Kainis ka! Dapat si brother naman tinawakan mo. Para niligtas tayo lahat dito. Kasi yung cellphone mo, madalang pa sa bulala ako kung gumana. Gumana naman? Kaysa ka naman tumawag! Pag hindi mo tinawagin ang tawag yun, magpapakapon ako! Huwag mo kung gagawin yung papa! Tatawag na ako. Dapat gumana ka. Dapat gumana ka. Ngayon ka dapat gumana. Mr. Love, pitawag ka. Hello, sino to? Brother na! Ako to, si Tat! Nasaan na ba kayo talaga? Bumalik kami. Nandito kami sa Shanghai. Bali na 1937 pa. Bihag kami ng isang Haponesa. Dito sa 76 Sapphire Road sa Shanghai. Punta mo na kami. Hirap na ako rito eh. Alam mo, mag-7-footer na ako. Ito sabi mo kay Sing. Nakaharap na ako ng mga special powers. Para may ligtas kayo. Bakit bilis sila? Hello? Hello? Akala ko ba kaya mo kong susi sa kanya? Yung pantalon niya hindi ko kaya mabarin. Ang hibit nun. Alam ko na, mag-hypnotize ako. Para lahat ang sasabihin ko, susundin at gagawin niya. Kaya dapat yung mga maingot ka. Bakit naman? Dahil yung mga taong natalino at mahuhusay, mahirap pa sunuhin. Porpa pa lang ingot na. Buksan mo itong pinto. Lalabas kami. Buksan mo itong pinto. Buksan mo itong pinto. Buksan mo itong pinto. Bilisan mo. Bilisan mo. Buksan mo. Lapit na. Bilisan mo. Naubos na yung lakas mo. Bilisan mo. Ano ginawa mo sa akin? May resulta na agad. Yan din ang sabi ng lolo ko. Tandaan mo yan. Mabagsik pala ang mga batik ang bagang killer. Batik ang killer! Ano yan? Mula na kayo. Patay, taas mo sila. Ano ang utos mo? Mag-iingat kayo. Tama! Ibu mo sila. Oh.
sundot mo sa mata? Ay, hindi! Nasundot ka na sa akin niya! Kamut-kamuti mo lang sa loob hanggang sa lumabas yung hangin dyan! Tagal na! Ayos! Sisiw lang yan. Ilang taon ako nagturo ng kung fu sa telepono sa mga estudyante. Sinong na? Hindi ako makakalaw! Itipit ako ngayon ito ako na parang kumus lang! May kahirapan yun! Ipapatawag ko yung mga senior police, ha? Lahat ng senior police officer, pasok sa loob! Sir! Ano ba? Please, sir! Sorry, sa inyo lang! Ay, mukhang mahilang kumawala sa kanya. Scissors leg. Pag talon mo, gawin mo kanso yung pader sa tabi mo. Ikot mo na 80 degree. Apang sagpang mo yung sariyay. Yun mo kalaban? Bakit ikaw? Gamitin mo yung scissors leg. Tsaka ka na lang yung gagawin, Ken. Sa'yo, tinipin din ako na para ang tristak. Nakapagpatid din kayo ito. Ano ang gusto nyo? Sandali lang. May naisip ka ba kayo? Marilin na lang niya para matapos na. Hindi mo na raw.
Brother Sing! Brother Dan! Ikaw tama ang dating mo! Sa si Angel? Nandun siya sa torture room! Puntahan niyo ron! Siya yung second footer, ha? Paano mo nagawa? Yung mga special powers, may samaan pala yun. 40 sa kanilang ginamit ko. After 15 minutes, magtitipon sila uli para makabalik tayo. Tara na. Huwag ako. Bakit? Brother Lang, Oisi. Sumabay ka kay Brother Lang. Pupunta pa kami sa kasino. Matay mo si Papa, ha? Ako nang bahala. Pero paano ka makakabalik? Pabuksan mo yung time warp sa mga kasama mo sa Hong Kong. Mga 1 hour lang, sabay kong gagamitin ang kapangyarihan ko. Paano kung pumalpa? Sumabay ka na. Hindi pwede. May kailangan pa akong gawin. Mag-iingat ka. Brother Sim! Kalahating oras na lumipas, Ginoong Ding. Huwag na magmo tayong maghihintay rito. Sige. Simula na tayo. Ako na ang uupo. Ang taas ng bakit ang nakakatawa? Magsisimula na. Apising, pagdating na mas yung para sa akin. At saka, hingin naman isang basong gatas. Ay, hindi. Ayusin na lang. Yung may ano sana, ha? Hindi ka naman nanalo sa akin. Eh, aray! Bakit? Sino may sabi ikaw maglalaro? Mabuti pa, lumayas ka na! Kung hindi ako, sino ka naman niya? Isang tanyag sa larangan na sugayan. Kilala sa buong Europa. Ang binansagan nilang French God of Gamblers. Si Pierre Cazion. Ito, gamblers? Hindi mo kakayanin ang taong yan! Walang humihingi ng opinion mo. May kapangyarihan ng French God of Gamblers? Mas malakas kay Tycoon. Oo nga. Makakaya mo ba? Kakayanin ko. Bawat panig ay may chips na nagkakahalaga ng 10 million francs. Winner take all. Ititest ko tong cards. Maayos ang lahat ng card. Ngayon ako. God of Gamblers, taya na lahat. Yan na naman. Ginawa mo na yan dati. Kasali ka? Diskarte ko to, pwede ba? Ha? Ganun din ako. Ayoko nang hindi
usap ang matatanda. Bawal ang mga bata na sumagot. Wala nang bukas ng card. Tabla tayo. Hindi ulit. Sige. Ayos ka lang. Nasagad ang kapangyarihan mo ngayon. Paano yan? Huwag kayong mag-alala. Nasagad din ang kalabang ko. Ngayon, pareho na kami walang kapangyarihan. Sarap yan. Halimaw na yan ang pumatay kay Miss Yusan. Kaya itataya ko rin dito ang ulo ko. Akin ang ulo ng isang yan. Sira ulo ko! Kanalo na tayo. Natatakot siya. Sige! Kasama ulo ni Wong. Oh, hindi maaari! Anong hindi? Tumigil ka! Paano kung ito ang card ko? Sa taya. Isama mong pamilya mo, ari-arian mo, mga lupain nyo, yung Haponesa nakatayong dyan kasamang kamag-anak niya. Pati mga ari-arian nyo, kabuhayan, mga ninuno, mga kanupaan, lahat na may kaugnayan sa inyo, isama nyo na rin dito! Excuse me. Palitan mo yung nakatago niyong card. Gawin mo na. Babayaran kita na malaki. Si Comet Alibo. Huwag naman kayo magbiro. Ulo ko rito ang nakataya. Hindi ako nagbibiro. Tignan mo yun. Huh? French God of Gamblers Pierre Cachon versus China Saint of Gamblers Comet Alibo. Ako ba si Comet Alibo? Kailan ko pa yung naging pangalan? Si Spring ang nagsabi nun sa akin. Tinatawag ang Comet Alibo. Hindi mo ba alam? Ako ba talaga? Ha? Sabi sa libro, nanalo si Comet Alibo. Hindi magsisinumaling yung libro. Pero binago ni Tayko nang hawak kong card, kaya paano ako mananalo? Paano matutupad din sa libro kung ganito ang card ko? Bukas na! Kung di matatalo ka na walang laban! Kayo po ang talo, kapag hindi niyo pinakita. Pero hindi naman siguro mali yung nakasulat sa libro. Anong sinasabi mo? Baka naman isang himala. Pagbukas babalik sa dati. Sina ulo ka ba? Tingin ko, kailangan niyo na humingi ng tulong sa nasa itaas. Hindi ako natulong sa itaas! Mahala na po kaya. Ito na ang hawak namin ka! Ay, ay! Gusto mo ng 3, hindi ba? Pwes na sa amin ang hinahanap ng 3! 3 of spades! Hindi pala flashes ang card nila. Sina, 2 bears. Kayo walang buo. Kaya talo kayo. Sa lahat na ang totoong dinglig ay mas makisig doon sa artista sa TV. Ano artista? Taalis na ako. Tycoon! Ikaw, paano ka makakabalik? Dito na ako! Siguradong yayaman ako rito! Sinisimulan ko na, Sing! Humanda ka! Okay!
ka sa Amerika? Oo. Marami pa akong dapat pag-aralan, kaya babalik ako sa teacher ko. Kunwari ka lang mag-aaral, malamang ang bababae ka lang. Malabo yun, Angel. Pagkatapos ng mga nangyari, malayong mabibig pa ako. Yung mom?